Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Sa video guys na ito, guys, i-share ko sa inyo and gusto ko na rin magtanong sa inyo kung kawalas ba tayo ng sitwasyon kasi guys, savings account kami sa East West Bank. Pansin kasi namin, actually matagal na, mga ano na, consecutive 2 to 3 months na, di ba meron silang maintaining balance upon nag-open ka sa kanila, meron silang i-require na maintaining balance. So si East West ay, nung nag-apply kami 2021, nagkaroon kami ng savings account sa East West is noong 2021. Ang maintaining balance na nire-require nila sa amin is 2,000, at least 2,000. Bakit nagre-require si East West daw ng maintaining balance? So, syempre, kasi gusto nila na hindi mag-close yung account mo or hindi ma-disable or hindi mag-inactive daw yung account mo. And syempre guys, policy nila yun, wala tayong magagawa kundi sumunod. And meron din nakapagsabi sa amin na wag daw talaga limasin or kunwari, kailangan mo yung pera or what. Sa 2K na yun, kunwari, nagtira ka ng 500 or 1K, at least 1K da, 1K or 500 daw dapat yung maintaining balance mo. Kahit papaano, wag daw talagang limasin kasi may possibility guys na magkakaroon ng penalty. So kapag malamanan yung East West Savings Bank natin, pwede silang mag-deduct doon. So ganito kasi nangyari sa amin guys. I-share ko lang sa inyo ha. Kasi doon time na yun na noong 2021 nag-open nga kami and may 2K. So na-withdraw namin yung 1,500 kasi nasabi sa amin kahit at least 500 itira nyo, okay lang daw. Ganon. So 1,500 nakuha namin. So nag-maintain kami palagi ng 500 pesos. So, tinitingnan talaga namin kung anong pwedeng mangyari doon, kung magdi-deduct ba sila kapag may papasok na pera doon or what. Kasi nga kulang kami ng yung maintaining balance na nire-require nga nila. So, actually, taon din, from 2021 to 2022, mahigit. Actually, ganun eh, taon mahigit. Ganun yung lagiging practice namin. Wala namang nangyari guys, okay naman yung account namin and hindi kami nababawasan. Okay, yung pag may pumapasok doon sa, pag may pumapasok doon sa savings account namin sa issue, so wala namang ganap. Ganun pa rin, sabi ko, hindi pala totoo na kailangan i-maintain yung 2K kasi wala namang hindi naman kami dinededuct. So after that year guys, nagulat na lang ako kasi nagulat na lang ako one time, wala yung 500 pesos. Tinignan ko sa transaction history is meron doon nakalagay paid out, na para nakalagay doon is penalty, ganyan, about charge, pero hindi ko siya ganong gets, pero alam ko yun. Wala lang guys, kasi diba, itaon din yung lumipas, tapos ngayon lang nila madedetect na ganun yung maintaining balance namin, which is pinayagan nila kaming mag-maintaining balance ng over the year, tapos ngayon lang sila magdedelak ng penalty, so medyo malaki din kasi 500 kinukuha nila. Ang ginawa ko nun guys, nag-refill ulit ako ng 500 kasi nawala nga yung maintaining balance, kailangan talaga may maintaining balance, pero nag-refill ako ng 500 agad. Then after parang katapusan ata yun, actually every katapusan daw sila ganun, nadedetect nila yun, kinuha na naman nila guys, nawala na naman. So yun, wala naman akong kadala-dala, nag-refill na naman ako and naglagay na naman ako ng 500 as maintaining balance, and after a next month ganyan, wala na naman, kinuha na naman nila. So parang nahihinayang ako sa ganun guys, and may nakapagsabi sa amin guys na at least magtira kami ng 1K. So nag-increase tayo from 500 na maintaining balance natin, which is original 2K talaga dapat, pero nag-increase tayo and ginawa ko namin siyang 1K. 1K yung nagiging maintaining balance namin din. So so far naman guys, magtutumans na kaming 1K yung maintaining balance, wala silang deduction. Tinatagapan ni East West yung 1K maintaining balance at least para kahit papano hindi tayo magkaka-penalty at hindi tayo madededuct. Para encourage you guys, para hindi talaga kayo madededuct or magkaka-penalty tulad namin, kasi sayang din eh, laki din ng mga yon, marami na silang nakukuha sa amin. Pero wala tayong magagawa kasi non-refundable kasi yon, and syempre meron silang, kailangan natin mag-abide sa rules, and tinaray lang naman namin yung maintaining balance na yon. So far ngayon, okay naman si 1K. So ngayon, kapag madededuct ka na naman kami ni East West, siguro kailangan na namin i-accomplish yung 2K na maintaining balance kasi ganun yun eh, once na hindi natin nami-meet talaga yung requirements nila na ganun. Pero kasi ang nakakaano kasi dun, taon lumipas na hinayaan ni East West na magka-maintaining balance kami na ganun, hindi naman kami nagkaka-penalty. Ganun ba talaga yon? So anyways guys, gusto ko lang din itanong sa inyo kung ano experience nyo about dito, kahit sa ibang bank ba ganito na kapag hindi nyo na-meet yung maintaining balance is nagkaka-penalty or nade-dedekan. Kasi meron kaming
meron akong Union Bank. Siyempre sa Union Bank wala naman yung maintaining balance, kaya okay lang. Pero sa East West kasi may maintaining balance, and ganito yung nagiging scenario, talagang nagde-deduct sila, nagpe-penalty and non-refundable. Kaya yun, kayo ba anong experience sa ganito? Talagang normal lang ba yung ganito? Totoo ba na nade-deactivate yung card or nagiging disabled yung card kapag hindi natin talaga nilalagyan ng maintaining balance? Ganun ba talaga? Kasi yun sinasabi nila. Pero ngayon, wala namang problema sa ISIS. Ganun lang talaga. Nung time na yun na nagkaka-penalty ay nag-auto-debit sila talaga doon sa remaining balance, sa maintaining balance namin. So, sa ngayon, ay update ko kayo kung anong ganap dito, kung madededakan ba kami or what, or magkaka-penalty ba kami dito sa 1K na maintaining balance namin ngayon. Anyways, guys, kung may ano naman kayo, may fund naman kayo, I suggest na mag-maintaining balance kayo ng 2K, talaga at least 2K or more. Kasi mas gusto naman talaga ni Eastwest yan. Siyempre, this bank is business. Business naman lahat to, and ginagamit nila yan. And that's why nagre-require sila ng maintaining balance. Kasi siyempre, this is business. Everything in bank is a business, di ba? Anyways, guys, kung may iba kayong experience about Eastwest or other banks na about deductions, about maintaining balance na deductions, you can comment down below para kahit paano, guys, aware ako kasi hindi naman talaga lahat alam ko eh. Kung may concerns kayo, comment down below. Nababasa ko po yan, and para mababasa din po yan ng iba. Anyways, guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe and hit niyo po yung bell button para update kayo sa mga bago ko pa pong mga videos. Guys, salamat po sa panunood. Bye!